Sa gitna ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin, nasita ang isang supermarket dahil walang price tag ang ilang tinda. Saksi, si Bernadette Reyes. Sa surprise inspection ng DTI sa Makati City, nasita ang isang supermarket dahil sa ilang tindang walang price tag. Inisyuhan ng show cause order ang supermarket at pinagpapaliwanag sa loob ng 2 araw. Itong mga ganitong sitwasyon is a violation of the Price Act and the Consumer Act. Hindi po pwedeng walang price tag yung mga binibili natin para masigurado ng consumer na yung binibili niya tama ang presyo. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang mismong supermarket. Mahalaga pa naman ang price tag sa mga mamimiling nagbabudget. Nililista ko yan eh, di ba? So actually, lagi ako may calculator para alam hindi ako mag-exceed dun sa allocated budget ko. Dati, ang nabili kami na, meron kasi dito eh, yung nakapak na 4 pieces, gano'n. So ngayon, mga ano lang, 2 lang. Ang binibili na lang namin, yung talagang kailangan. Pero ano pa kaya ang matitira sa mga consumer ngayong may mga nakabinbin pang hirit na taas presyo sa ilang produktong nasa SRP guide ng DTI? Sabi naman ng DTI, kung pagbibigyan man, hanggang 5% lang daw ang taas presyo. Habang hindi po kami nagpa-publish ng panibagong SRP, hindi po gagalaw ang presyo ng nasa listahan natin. At kung meron silang makitang gumalaw, pakitawag na rin po sa DTI 1384. Libo-libo mga produkto ang mapagpipilian sa mga groceries at supermarket, pero mahigit 200 lang ang nasa SRP bulletin ng DTI. Ang mga produktong nasa labas ng kanilang listahan, maaari raw magtaas ng presyo nang walang pahintulot sa kagawaran. Kaya may pakiusap ang DTI. Kung gagalaw man sila ng presyo dahil kailangan na talaga nilang igalaw, kung pwede, absolute minimum ang increase nila. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Makaigang saksi ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.